Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang araw pong ito ng Mayo at 30 ay napaka makulay at very historic day sa lahat ng mga Baptist sa buong Pilipinas. Dahil po sa araw na ito ay naipasa sa ikatlong reading ang bill ng National Baptist Day sa Senado. Tama po yan, Bishop. Ito nga pong Senate Bill number 2522 o mas kilala bilang National Baptist Day. Isinasaad po dito na ang pangalawang Huwebes ng buwan ng January ay gagawing special working holiday sa paggunita ng National Baptist Day. Oh, National Baptist Day. Ano ba ito? At ano ba ang kinalaman nito, no, sa bagay na gagawa pa ng batas? What may be the significance ng mga Baptists sa Pilipinas? Ano po? Katulad ba ito ng mga ibang relihiyon na kinakailangan lang bigyan ng tinatawag nilang araw? Ano po ang significance ng National Baptist Day? Ayan, yan po ang ating talakayan ngayong gabing ito. So please don't change that channel at samahan niyo po muli kami sa isang oras ng magandang discussion. Ako po si Reza Abante. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayan po, nako, itong ating pag-uusap sa episode na ito ay magiging napakahalaga sa maraming mga Baptist churches, mga kapastoran po, mga families ng mga Baptist sa buong Pilipinas, sapagkat ngayon baka magulat pa ang iba, magkakaroon po, ano? Well, sa biyaya ng Panginoon, ano po, sa kanyang kalooban ng National Baptist Day, sapagkat ang bill, ang Senate Bill 2522, ay naaprubahan na, walang kumontra. At doon naman sa lower house, ngayong araw din pong ito ng hapon, ay inadapt ang version ng Senado. Kaya pinagsama na po ito and we are looking forward, ano po, hopefully before the term ng President Duterte ay magiging batas po ang National Baptist Day. O Reza, napakahalaga niyan. Ano para sa atin? Opo, tama yan, Bishop. Talagang historical pong araw na ito, no, sa ating mga Baptist. In fact, nagsimula po ito, no, yung Baptist Day Celebration. Kung naalala niyo po bago ang pandemya, no, January 2020 sa SMX. Mm-hmm. And during that time, sa unang-unang pagkakataon, ano po, ay nagkaroon ng National Baptist Day Celebration. At nag-celebrate po tayo nung araw na yan, 2020, January, ano po, ng 120 years, no, ng history ng Baptist sa Pilipinas, magmula ng ang Baptist faith, ang unang mga missionaries ng mga Baptist ay napunta po dito during sa turn ng 1900. Kaya alam niyo po eh, ang inyong lingkod bilang convener, main convener ng Alliance of Baptist Councils, kasama po ang kabuuan ng Bible Mode na siyang talagang naging host ng celebration na ito na pinangungunahan po ng aking kapatid na si Dr. Benny Abante Jr. na siya din namang congressman ng 6th District ng Manila. Nabuo po sa napakagandang pagkakataon ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo ng mga Baptist. Marami pala yan, Reza. During that time, about 20 Baptist groups came under one roof at napuno. In fact, kung maalala mo, Reza, hitik na hitik, no? Overflowing ang tao doon sa SMX. Kasama ka doon, di ba? Opo, naalala ko rin po yun, Bishop, no? January 2020, bago mag-pandemic, ito sa historic day. Kung tutusin po, precursor po pala ito sa nangyayari ngayon, no? Dito sa bill na pinag-uusapan natin. Pero well, going back to that, ito pong bill, Bishop Ruben, bakit po ba ito alam mo, yung naging celebration ng 120 years na yan ay naging very, very significant sa pag-file ng ganong panukala sa Kongreso na pinangunahan ni Congressman Benny Abante Jr. At yan din ay naging usapin ng mga pastors na nag-gather noong araw. For the first time, nagulat ang marami pala mga Baptists sa Pilipinas at nagkakaisa tayo sa Gospel of Jesus Christ. Ano, nagkakaisa tayo sa kahalagahan ng mga churches sa mga lipunan. Kaya nung magising tayo sa katotohanan yan, abay, lalo pa nung dumating si Presidente Duterte doon sa celebration na yan, kasama ang ibang
ilang mga kongresista at mga senador. At yung panukalang yan ay napag-usapan. But palagay ko, Reza Gabi, balikan natin muna itong tinatawag natin na parabang, anong tawag dyan? Same-day edit. Video. Recap. Yes. Noong panahon na yan ng National Baptist Day celebration ng 120 years ng Baptists sa Philippines. Ito po, panoorin ninyo ang recap na video na ito. At yan po ang kabuuan ng same day edit. Ano po, yan ang recap ng naganap na National Baptist Day celebration ng 120 years ng history ng Baptist sa Philippines. Gabi at Reza, napaka-historic niyan. For the first time, napuno ang isang malaking lugar katulad ng SMX, pagtitipon ng mga Baptist at sinamahan tayo, walang iba ni Presidente Duterte at mga ilang officials ng ating government. Ano ba ang significance ng mga Baptists? Hindi lang po isang church yan, marami yan. At para tulungan tayo sa pag-uusap, Gabi at Reza, narito ang presidente ng The Great Lighthouse Foundation Incorporated na ngayon ay international na rin, global na rin. At kaya itong taong ito, ang naisip natin na makapanayam, sapagkat
this is a Baptist organization. Okay? Magandang gabi sa iyo, Dr. Eric Torres. Magandang gabi po sa inyong lahat. I thank you for coming over here. Ano? O ito, Reza, gabi. Kayo naman, eh wala kayo rito, pero meron kayong coffee machine sa likod. Kaya okay. Kaya mag-invest po kami, Bishop. Pwede na rin kung bumasang coffee shop. Magandang gabi po, Dr. Eric. Magandang gabi po. Ayan. Kaya, okay. Alam mo, Dr. Eric, eh, naging napaka-historic ng araw na ito. Sapagkat ako, eh, nagaling ako actually ng Senado kaninang hapon, sapagkat naka-schedule doon, ang ikatlong reading, no? Ng panukala ng Senado 2522 na known as the National Baptist Day. At yan ay deliberate nung committee ng Education and Arts na namumuno ay si Senator Win Gatchalian. At he presented it doon sa plenary kanina. And amazingly, ha? Amazingly, ay pumasa. Walang kumontra. And in fact, nung huling bahagi nung deliberation nila, ang lahat ng mga present doon na mga senador ay naging co-author pa ng bill. Mm-hmm. Kaya ayun, at mayroon pang isa. Ang ginawa ay dali-dali na pumunta ang aking kapatid sa lower house, doon sa House Representative. Nagpaalam siya kaagad. At pagdating doon, nag-draft siya kaagad ng resolution na i-adapt ng lower house yung in-approved na version ng Senado. At na-approve din. Okay? Kaya, very historic. Kaya ang mangyayari dyan, ini-expect na lang natin na, well, ay magbabay kami ang gagawin. Sapagkat in-adapt na, pipirmahan na lang dalawang ng Senado at ng lower house at ipipresenta sa ating Pangulo to be signed into law. And hopefully, the Lord willing, ito ay mapirmahan niya before he goes, no? And ends his term as president. Ano palagay mo diyan, Dr. Eric? Siyempre po, hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang saya. This is really historic dahil kailangan po talagang ma-recognize din po ng ating community at ng ating bansa ang kahalagahan ng ating organisasyon ng mga Baptist. At siguro naman po, nakita yan ng ating mga mambabatas, lalo-lalo na sa Senado, na kinakailangan talagang i-recognize ang mga Baptist. At ang isang very unique na recognition dito ay ito'y hindi nare-recognize dahil marami tayo. But we are being recognized for how we become significant as churches in communities where we are, no? At doon tayo nagkakaroon ng ministry, ano? At katulad natin, itong Lighthouse, no? Lighthouse Bible Baptist Church, marami po tayong ministry. Ang media ay isa sa ating ministries. Pero ikaw ang presidente ng The Great Lighthouse Foundation at marami kayong engagement sa community, no? Kung meron tayong platform ng ministry para maging beneficial, no? Magbigay ng benefit sa ating komunidad, kayo yon. Oo. O Reza, talagang palagay ko pwede tayo maging model ng mga ano niya. Pero ang Actually, Bishop, i-mention ko lang po, no, kasi pinakinggan namin kanina yung kay Senator Win Gatchalian. Ang ganda po ng pagkakasabi niya that the Baptist's contribution is teaching biblical principles for the betterment of the country and having invaluable contribution sa mga communities nga po sa yes. ating bansa. And he cited yung figure na binigay ko from 25,000 to 30,000. Conservative pa yung figure na yan. And more than 1,000 schools, in fact. No? And we are so involved in educating, lalo na ang mga kabataan, yung mga formative years pa. Okay? At hindi tayo tumigil all throughout. Pati Sunday school, okay? Informal education, biblical education, pati ang kung paano ang mga tahanan ay dapat mabuo at maging matibay sa pananampalataya. Kayo, Dr. Eric, sa The Great Lighthouse Foundation, bilang ministry para sa community. What do you do? Ano bang mga arms ninyo? Marami po kasing mga arms ang The Great Lighthouse Foundation na kung saan ito ay ginagamit ng Panginoon upang abutin ang ating mga komunidad, no? At
hindi lang ang komunidad kasi dahil dito nagiging tawag nito domino effect ang nangyayari, yes. No? Na nakikita tayo ng mga members ng iba't ibang organisasyon at sila ay nakikipag tulungan sa atin, yeah, sa mga partner pa. Nagiging partners natin sila at maging sponsors, no, sa mga paggawa nito mga community actions or activities na ito, like yung mga feeding programs, mga medical wellness, missions, yes, wellness programs. At hindi na po mabilang dahil tayo way back 2005 pa yata o 2006 ay nagsimula na tayo dito sa mga gawaing ito na wala naman nagpuwersa sa atin. Yes. Ito ay nanggaling lamang doon sa ating mga natututunan. And this is actually a church-based na organization, ministry, yeah, a ministry. Sa pagkakaalam ko, meron kayong ilang mga arms, like meron kayong eskwelahan. That's the Lighthouse Academy. At yan ay for the formative years ng mga bata. Totoo po yan. At ang dinig ko, hindi nga kayo kumikita. Yung pong Lighthouse Academy actually is ang ginagamit po natin dito, yung antas ng mga bata ay kung sila ay qualified, automatic nagiging scholar na. Kung wow. Kaya ito po ay hindi talaga create para kumita. Ito po ay create para makatulong sa ating komunidad. Isa, pangalawa, makasigurado na ang mga kabataan ay natututo ng salita ng Panginoon, no? Yes. No, mga values. This would be from kinder to elementary, pero pag high school and college na, meron din kayong LEAP, Lighthouse Educational Assistance Program. Ito naman pong LEAP, Bishop, ay ginagamit natin upang tulungan yung mga financially handicapped na mga gustong mag-aral ng kolehiyo. Ngayon, ang maganda rito, sabi ko nga, domino effect, dahil yung mga nakatapos, eventually ay ibabalik nila o anuman yung kanilang nahiram doon sa ating programa at gagamitin yan upang suportahan ulit ang next... Study now, pay later. So, in effect, pastor, study now, pay later. But aside from doon sa concept ng study now, pay later, ay kasama pa rin doon yung pag-build ng values ng mga bata. Oh, no? Okay. So, napaka-importante nun. At tapos, pagkatapos, ang isang tao, nakagraduate na, may trabaho na, at kailangan niya ng continuing training and education, ano, meron pa kayong tinatawag na LCHR? Opo, yung pong Lighthouse Human Resource Center. For Human Resource. Ito naman po ay yung grupo na ng mga professionals members ng simbahan, ng mga professionals at iba't ibang mga fields, no? Na meron sa finance, may sa law, may sa banking, management, sa medical. Yeah. So kung saan pwedeng gamitin ang mga professionals natin sa ating organisasyon, we allow ourselves, kasi po kasama po ako dyan, we allow ourselves to conduct lectures, seminars, upang lalo pang paitingin ang mga kaalaman at lalo pang tumibay ang fundasyon. From the formative years hanggang sa professional na ang mga tao may kinalaman ang TGLFI. Meron po, pastor. Napakapakailo meron yun. Opo. At hindi lang yan. Ang sabi, meron pa kayong mga hindi nakapag-aaral, yung out-of-school youth, meron kayong Lighthouse Outreach for Community Kids. Yun po yung LAC na tinatawag natin. LAC. Oo. Ito naman, Bishop, may kinalaman naman dun sa mga kabataan na hindi talaga nakapag-aral, pero meron naman mga talento. So, kailangan natin silang himukin, dalhin dito sa ating lugar, upang bigyan sila ng pamamahayag ng salita ng Panginoon, upang bigyan sila ng tinatawag nating hope. Okay. Kasi ang kakulangan dito ay wala silang pag-asang nakikita, natatanaw, no? Pero sa pamamagitan ng luck, nai-enhance natin yung tinatawag nilang pagtingin sa kanilang future, no? So, meron tayong, may sports tayo dyan, may arts tayo dyan, at iba-iba pa. Meron pa kayong tinatawag na LIV, na kayo ang gumagawa ng mga values programs, mga modules. Kasama dyan, pati yung mga anti-drug, no? Na mga modules. Yung pong mga modules naman ng LIV, yung Lighthouse Initiative for Values Education, sabi nyo nga kanina, may kinalaman sa education ito. So, in effect, ang mangyayari, itong mga nilimbag na mga modules na ito ay ginagamit sa mga paaralan upang ipaabot sa kanila ang kahalagahan ng mga values natin. Kasi marami na tayo nakakalimutan na values, like yes. yung
obeying our parents. Mm-hmm. So in effect, pag yan ay naibalik natin, na ipahayag natin muli sa ating mga kabataan, we expect that the next generation will be a generation that will really have a stronger foundation pagdating sa values. At pagkatapos, yung pinakamalaking arm ninyo, yung merong care, community assistance and relief endeavors. Oo. Yung pong care natin, Bishop, sa iba't ibang mga sangay na ng komunidad, hindi lang naman dito sa Tatalo na gaganap yan, sa iba't ibang lugar na lahat, kung saan meron tayong mga simbahan, ginaganap din yung kanilang mga medical missions, yung mga feeding programs. At yung mga nasalanta, no? Minsan meron mga nasunugan, yung mga bagyo, no? At yung mga biktima nito, kaagad natin tinutulungan. Oo, nakaabot tayo sa maraming lugar, ating relief programs. Pati yung pandemya. Opo. Nakaabot tayo sa maraming may mga sakit from north to south, even abroad. Totoo po yan. No, ginugroup yung mga doktor. At meron pang isa, yung arm ng media. ito pong GCTV actually ay isa sa mga arms ng The Great Lighthouse Foundation. At ito, Dr. Eric, ang talaga itatanong ko sa iyo. You know, ito ay hindi political organization. Ito ay isang church-based na organization. O hindi ba? Kaya, the significance of how a church can be in society, in communities. O hindi ba? Totoo po yan. Actually, makikita naman natin na tayong mga Baptist ay wala naman tayong inendorso o ikinikilingan, no? So ang ginawa lang natin is sinabi natin sa kanila ang importance ng pagpili ng mga magiging liderato ng ating gobyerno. At ito ay base sa banal na kasulatan. Kung kaya't ito ay hindi gawa-gawa lamang at katang-isip lamang, ito ay binasis lahat sa salita ng Panginoon. Well, amen. Aba, kahanga-hanga po. Ay, palagay ko, Gabby at Teresa, kumbinsido na kayo kung bakit kinakailangan may mga Baptist na bigyang, hindi lang parangal, pagkilala mismo ng ating government at ng ating batas. Nagustuhan ko nga yung sinabi ni Senator Win Gatchelian, this is not all about numbers. Yeah. Oo, hindi ba? Dinidinig ko yun. This is not about numbers. Quality and impact po, Bishop. No, I was just listening to Dr. Eric. Napakalawak po ng reach tsaka ng pag-minister nitong example ng TGLF. Pag-ibig ni Dr. Eric. No? And very biblical po yung premise. Going back to this nga po yung National Baptist Day, how does this help us now? What benefit does it give us, mga Baptist po? Alam mo, hindi lang po tayo, kundi para bang we will be challenging and encouraging all other Baptists, no? All other Baptist churches to do likewise, no? Na maitaas yung antas ng kanilang ministry. Kasi minsan napaka-holistic din po, Bishop, ng ating approach, no? Hindi lang po spiritual, hindi lang sa mga preachings, but even meeting the physical needs and even yung intellectual and mga mental po ng mga pangangailangan ng ating, hindi lang po miyembro, pero yung mga tao sa ating communities. How do we say na ito'y church-based na organization na ginagawa, Dr. Eric? Yung mga offerings, there are specific offerings sa Lighthouse, for example, na isinusubi sa foundation na ito. Ang dami niyong offering. Meron na kayong tithe, meron pa kayong faith, meron pa kayong love. To. So, lahat yan. Tapos meron pang sobra naman yata yung pagkakaloob na yan. Siguro, Bishop, kaya natin tinawag na church-based. Kasi ang Ekklesia naman, founded ng Panginoon yan. Ano po? So, ang Panginoon, binigay naman ang lahat. Wala naman siyang hiningi. So, tayo bilang isang foundation na church-based, as mentioned a while ago, ito ay isang organisasyon na hindi lamang tumitingin dun sa magiging aftermath, yung magiging effect, pero yung magiging futuristic effect. Yes. Kaya tayo, ginagawa natin ito, hindi dahil gusto nating sumikat, hindi natin ginagawa ito dahil gusto nating makilala, hindi natin ginagawa ito dahil gusto nating yumaman. Kumbaga, ginagawa natin ito dahil may deeper meaning. Yung deeper meaning is, every time we do something
not only good, but we do something good to the community or to our society, to our neighbors. We are doing it to praise our Lord Jesus Christ. So yun ang pinaka-importante doon. To please Him. Yung iba sinasabi is, this is because of our faith. Well, that's a very general term. We would rather say because of the love of Christ in us. Oh, hindi ba? Sapagkat tinanggap natin siya. Well, going back doon sa panukalang batas po ito, no, sa Senado ay ito'y Bill, Senate Bill 2522. Pero tingnan po natin kung ano nangyari kanina. Meron po tayong recap kung ano nangyari kanina ng hapon sa Senado. Narito ay panoorin po ninyo. It's gonna be a blessing. Amen. With 18 affirmative votes, no negative votes, no abstention, Senate Bill 2522 is approved on third reading. Congratulations. Congratulations to our brother Baptists. May we recognize Senator Gachalian? Thank you, Majority. Senator Gachalian is recognized. Thank you, Majority Floor Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, as the principal author and co-author of Senate Bill number 2522, I vote yes for the approval on third and final reading. The enactment of this measure, which would declare the second Thursday of January every year as a special working holiday, will be known as the National Baptist Day. Historically, Mr. President, Baptists are known for their role in crafting the U.S. Bill of Rights and for upholding principles like religious freedom and the separation of church and state. These principles have become enshrined in the United States Constitution and the charter it later inspired, our very own 1987 Constitution. For 122 years now, the Baptists have contributed to building our country through the continuous pursuit of their evangelical mission. To date, there are 25,000 to 30,000 Baptist churches nationwide. In terms of membership, various estimates suggest that there are between 653,000 to 3 million members of Baptist churches. As chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, I would like to emphasize that Baptist churches nationwide are running around 1,200 Christian schools from preschool to high school. This, Mr. President, shows us that the commitment of Baptist churches to instill academic and moral excellence through quality Christian education. Since we are proposing a special working holiday, this proposed measure will have no implications on wage rates. At this point, I would like to thank the Honorable Cherry Deloso Montalia, Chairperson of the House Committee on the Revisions of Laws, for agreeing to adopt the Senate version of this measure for the concurrence of the House of Representatives. For shedding light on the importance of this measure, let me also thank Deputy Speaker Benvenido Abante of the 6th District of Manila, this bill's principal author in the House, and Bishop Ruben Abante of the Bible Believers League of Morality and Democracy, or Bible Mode, both of whom are honoring us with their presence today. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Let me also recognize, Mr. President, the pastors from Bible Mode who are here, who are with us today to witness our approval of this proposed measure. Sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan at bigyan pugay ang ating mga kapatid na Baptist. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagpapalaganap at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagpapakita ng malasakit sa ating mga kababayan, lalo na sa mga panahon hinaharap natin ang mga matinding pagsubok. Maraming salamat sa inyong paggabay, paghubog sa mga kabataang bahagi ng inyong mga paaralan at mga komunidad. As the 18th Congress draws to a close, Mr. President, I am grateful that one of our final acts is to honor our Christian brothers and sisters from Baptist churches who have continuously proclaimed, taught, and shared biblical principles for the betterment of our country. In the spirit of expressing solidarity with our brothers and sisters in Christ from Baptist churches and to honor their invaluable contribution to our society and way of life, I join our colleagues in voting for this measure's approval on third and final reading. Maraming salamat po, Mr. President. This is the day that the Lord has made, Mr. President, by designating the second Thursday of January of every year as the National Baptist Day and proclaiming the same as a special working holiday. We are giving our brothers and sisters in Christ
in the Baptist community a specific date to be devoted exclusively in proclaiming, in teaching, reminding, and sharing to its members the grace and mercies of the Lord and the importance of biblical principles in their lives as a people and as a nation. We are truly honored to be co-author of Senate Bill 2522, and we congratulate our chairperson, Senator Win Gatchalian, and the proponent of the measure in the House of Representatives, our good friend and Bishop, Pastor, representative of the 6th District of Manila, Pastor Bishop Benny Abante, for shepherding this measure. Again, thank you, and may God bless us all. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. And Mr. President, with the permission of the body, may we make all members of this chamber co-author and co-sponsor, with the permission of the sponsors. All right. Hearing no objection, so recorded. Thank you very much, Mr. President. Okay. Abay, ano masasabi mo dyan, no? Di ba, Dr. Eric? Masaya, no? Speechless. Oo. Alam mo, hindi lang tayo bilang Lighthouse. Tayo naman bilang a family of churches na Lighthouse. Well, we have a good number of works in around the country. Yun naman pinangungunahan ni Congressman Benny Abante, ang buong Metropolitan, no, Bible Baptist Ecclesia. Yung pinangungunahan ni Pastor Ernest, Dr. Ernest Abante. All together, yung mile natin na mga churches would be about 300-350 churches. Ano po? Pero hindi lang yan, sapagkat napakarami pa mga Baptist na mga organizations sa Pilipinas. Of course, yung aking pinangungunahan na Baptist Bible Fellowship of the Philippines. Nariyan ang mga kaibigan natin mula sa IBMA. Yes. No? Nariyan yung Higher Ground. Yes. Nariyan yung Conservative Baptist, Southern Baptist, Fundamental Baptist. Ano po? Tayo din po pala ang tinatawag na main convener ng Alliance of Baptist Councils. Yes. Kaya alam nyo napakasaya. This is a day for all the Baptists around the country. Kaya congratulations po sa inyong lahat. No, at gagamitin po natin ito sa marami pang kaparaanan na magiging kapakipakinabang sa ating bansa at sa ating ding namang mga churches. Okay? Pero ikaw, Dr. Eric, bilang isang leader at Baptist, ikaw naman hindi mo pwedeng alisin yung pag-baptist mo kahit kasaan ka naroon eh. Maging nasa academe ka, nasa management ka, nasa mga iba't ibang kumpanya, no? Nasa ikaw naman meron ding medyo influential sa political arena. You're being a Baptist as individual, as one of our leaders. Para anong significance ito sa iyo? Sabi ko ako kanina, speechless ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero isa lang ang mapanuntunan nating lahat, pananampalataya. Kasi po, ang faith, sabi nyo nga kanina, ay hindi lamang pagme-memorize ng salita ng Panginoon. Ito ay isinabubuhay. Kung kaya, nasabi nyo kanina, kahit nasaan ako, dinadala ko yung pagka-baptist ko. Actually, ang ibig sabihin yan dinadala ko yung pananampalataya ako sa Panginoon. At ang palati ko nga sinasabi, mayroong kasing kanta. Hindi naman ako kasi singer. Katulad ng ating bishop, they're not listening to your talk. They are just looking at your walk. Yes. And they're judging you every day. Correct. Kaya tayong mga Kristiyano, lalo na tayong mga Baptist, dapat talaga maging circumspect tayo. Correct. Sa araw-araw nating mga ginagawa. Kompletuhin ko yung yung words. What you are speaks so loud, the world can't hear what you say. Yeah. They're looking at your walk, not listening to your talk, and they're judging from your actions every day. Kaya yung pagiging Baptist po natin ay hindi natin iniiwan doon sa simbahan. Totoo po yan. Dala natin sa pamilya, dala natin sa trabaho, dala natin sa eskwelahan, dala natin sa komunidad. Okay? Amen. Well, babalikan po natin ito. I just would like to give way dito sa naging hearing, no, sa Senado. And we were there, ako at si Congressman Benny. Ito yung sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian noong hearing. Panoorin niyo po ito at magiging, kung hindi niyo po kilala ang mga Baptist, siguro you will
you will appreciate kung ano yung information na ibinigay po sa hearing na ito. Look at this video. To Bishop and also to Congressman Benny, I just have a few questions. And this is also for the information of all of the people who are watching us right now through the Senate website. And a lot of our listeners and televiewers are probably Christians themselves, you know, but they're not well-versed, you know, with the history, with the different denominations, with the hierarchy, you know, of the information. The Christian faith. I myself, the is a born-again Christian right now. Alam ni Congressman Benny, my mother is a pastor, my tita is a pastor. In our family, there are two pastoras, no? In our family. And I actually went to a Christian school, no? Grace Christian High School, for 10 years. So I grew up in a Christian household. But admittedly, I'm not as brilliant and well-versed as Bishop Roben and Congressman Benny. Talagang my understanding of the Christian history is very superficial. So for the information of everyone and also to all of our listeners and the public listening, the Baptist is a denomination or a subsection or a subpart of the Protestant faith. Ganun ba ho yung kanyang structure? And how is this different or similar to the born again, what we call the born again? Because that's quite popular here in our country. No? And maybe for the information of our listeners, how are these terms different or the same with one another? And what's the interplay of the Baptist belief to born again, to the Protestant, and to the other denominations? No, mm-hmm. I'll throw this to Bishop or to Congressman Benny. Anyone can answer. Bishop, go ahead. Oh, bata. My brother can answer that. Yung bata po muna, Mr. Chair. Nabanggit po ng aking kapatid ang involvement at pagpasok ng Baptist sa Philippines in the early 1900s. Ang Baptist po, kahit sa Wikipedia, mababasa po ninyo yan, na ang Baptist ay a major na component ng buong evangelical Christianity. At nabanggit niyo yung born again. Ang pagiging born again po, or the new birth, o tinatawag natin na kaligtasan sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ay ang unang-unang pinakadoktrina ng mga Baptists. Naniniwala po ang mga Baptists sa salvation by grace through faith. At pagkatapos nang ang isang tao ay tumanggap kay Kristo at magkaroon ng kaligtasan, ang susunod po niyan ay siya'y mabautismuhan, kung kaya nagigisang Baptist. So yun po yun. Now, ang significance po ng Baptists sa buong mundo ay, of course, ang pinaka-significant ay ang involvement po ng mga Baptists sa mga nag-frame ng Constitution ng U.S. At marami po dyan sa mga ama ng Constitution ng U.S. na itinayo ang religious freedom ay mga Baptists po. Sa kahit sa Wikipedia ay makikita nyo po ito. Kahit po ang PCEC, so ang simulain po ng PCEC, naalala ko sila Manong Fred Magbanwa, yan po yung mga conservative Baptists. Ano po, kahit ang pinaka-national director ng PCEC ngayon na si Bishop Noel Pantoja ay kabilang po din yan sa mga conservative Baptists. Marami po ang mga Baptists sa Philippines. Sabi ko nga kanina, ay walang isang hierarchy po iyan. Each church is autonomous. Ano po? At marami, in fact, ang tinatawag na denominations ng mga Baptists, kabilang na rin dyan ang mga non-denominational na mga Baptists. Pero nagkakaisa po ang lahat ng mga Baptists patungkol sa number one, ang tungkol sa new birth na doctrine, tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, at sa pagiging bahagi ng mga eklesiya, ng mga churches sa pamamagitan ng baptism.
And of course, ang mga sumusunod po doon ay kung ano na ang maitutulong na mga mananampalataya sa lipunan, sa government. Bishop Ruben, just a few very basic questions, no, so that we can put this in the records and people who will be interested in the discussions of this bill can go back to the records and educate themselves and get information and see the rationale and the beauty why we approve this measure. One basic question, Bishop, is how many churches are there? Now, how many Baptist churches are there in our country? And where's the majority of our churches located here in our country? Mahirap pong sagutin yung tanong ninyo, Mr. Chair. For one, sa SEC po, I think there are about 25 groups of Baptists registered. Doon lang sa mga Bible Baptists, for one, sa amin, sa Baptist Bible Fellowship, we would have about 6,000 or 8,000 churches. The thing is, because Baptist churches are not hierarchical and each one is autonomous, eh marami pong mga dugtong-dugtong yan na mga families sa mga communities para mga kabuti ang paglago po niyan. Subalit, nakatutulong ng malaki sa ating mga lipunan. Kung kaya, ito pong panukalang batas na ito ang magpapatatag sa presensya at significance at pagkilala sa kanila because they cannot be recognized as religion. They can only be recognized as significant entities wherever they are. And for sure, kahit anumang denomination po ng Baptist dyan, however independent or autonomous ang bawat church, pag nakilala po nila na binigyan sila ng magandang recognition ng ating batas at ng ating government, lalo po silang lulutang at magiging malaking tulong sa bawat lipunan. E ginagawa na rin naman po natin na ang bawat relihiyon ay binibigyan ng pagkilala sa ating lipunan. Hindi po yan magagawa sa mga Baptists. Ang pagkilala po sa mga Baptists, ayun lang, bilang mga Baptists, bilang mga churches, naroon lang po iyon. Yun lang po ang hinihingi natin, makatutulong po ng malaki yan para sa ating mga lipunan. But yung tanong po ninyo, how many? Well, palagay ko po ang sinasabi ng PCEC, there are about 70,000, no? Sa aggregation ng mga evangelical churches. Eh kabilang na rin po kasi dyan ang mga Protestant groups, ano po, eh pag hindi naman po NCCP, eh PCEC. Ano po? Eh for one, kahit ako man po, hindi naman ako member ng PCEC. Ano po? But I partner with them sa maraming engagements ng evangelism. Kaya napakalaking ano po, kung mga 25 to 30,000 churches, maliit po iyon. Buong bansa. Yeah. So Bishop, so it's safe to say na ang bilang po ng Baptist churches in our country is around 25 to 30,000, more or less. Yes. More or less. How about the members, Bishop? Is there any guesstimate in terms of how many members do we have in the Baptist churches? Just a guesstimate kung meron ho tayo. Well, kung nasa mga 30,000 po, ilagay na natin on the average na 100 ang bawat bawat membership ng bawat congregation. Pero very ano po 'yon, ha? Very conservative po 'yon sapagkat yung churches lang po namin ng aming kapatid libo na. Ano po? So wala po talagang datos kahit po sa amin challenge 'yan We can only speak for about the Baptist Bible Fellowship or even the Bible Mode. Nabanggit po ng kapatid ko because ang Bible Mode po ay samahan at fellowship ng mga kapastoran. We have about 6,000 pastors representing churches sa amin pong organization. Okay, pinuputol po natin sandali yung deliberation na yan. At yan ay record actually na nangyari doon sa hearing sa Senado, yung Committee on Education and Arts na pinungungunahan ni Senator Win Gatchelian. And let me just introduce to you, ano po, ito kasama ko na. Walang iba kung hindi ang pinaka-principal author ng National Baptist Day Bill. Ano po, ang
aking kapatid at congressman ng 6th District ng Manila at mayroon ay deputy speaker ng House of Representatives. On the far end po sa aking kaliwa ay naririyan si Pastor Joey Sauco ng Bible Baptist Church Pasay. Ang aking nasa kanan naman ay si Bishop Arnold Arellano ng galing pa ng Cavite. Well, tutuloy-tuloyin ko na to, Tol, kasi... Mga busog yan. Mga busog sila. Gusto kong mabalitaan. Ayan sila Reza at si Gabby. Kausap natin sila. Bumati kayo. Anong nangyari sa lower house kanina? Well, actually, talagang nagmadali ako na makapunta rin sa lower house. Yes. To make a manifestation. Mm-hmm. So, I just want to make a manifestation at magpasalamat sa ating mga senador for approving the bill on third reading. Yes. Now, also, that I am requesting the House, sabi ko nga, I have an ardent appeal, the House would adopt yes. the Senate version. Correct. Na hindi ko akalain itong deputy speaker, itong speaker natin na kaibigan ko, ay biglang sasabihin na there's a motion to adopt. So, all of you who would like to adopt, say aye. Yun lang yun. Yun lang, tapos na. Oh, adopted wow. na ang Senate version. So, adopted na, approved na. Yes. Oh, wala nang problema yan. Wala nang problema at... Anong susunod na move? Gagawa na sila ng official... document. Official yung bill mismo. Yes. Gagawin na yan, official. At dadalhin na sa Malacanang for, wow. For the president's signature, hopefully. Abay, pumalakpak po tayo. Ay, aray. Mas mahaba pa yung tinigil. Aber. Pass it the way. Mas matagal pa ho yung tinigil namin at pagtatay namin sa gate ng Northwick yes. kesa sa pag-approve. Pastor Joey, tatanungin kita, ano para sa iyo ang significance ng National Baptist Day? Well, isa pong malaking karangalan na for the first time ng ating bansa po, kinilala hindi yung pagiging Baptist lang, kundi yung contribution natin yes. sa ating tinatawag na bansa, yung community empowerment, yung tinatawag na contribution natin sa edukasyon yes. at yung mga pagbabago kasi nakita po natin pag may simbahang ipinanganganak may pagbabago sa community. Eh lalo pa pag binigyang pagkilala yan ng batas mm-hmm. kahit sinong administrasyon mm-hmm. ang pumasok bay naroon na yun. Ayaw po. O hindi ba Bishop Arnold, di ba? Ano ba rin? Ano ba sasabi ko? Para sa maraming tayong blessing na natatanggap sa Panginoon. Isa doon yung tinatawag na historical impact. Yes. And this is a historical impact na ang buong bansa kinikilala, kikilalanin at iiwanan natin to sa susunod na eleksyon. Itong petsa na to, itong araw na to, very significant. Kinilala, respeto, at nais pang mapakilala pa sa iba. Yes. Ang contribution, hindi lang yung pangalan ng Baptist, kundi yung contribution na ginagawa ng Baptist yes. para sa ating bansa. Nation building. Yes. Ang tanong ko sa susunod sa kapatid ko ay ito. Kong Benny, nung una'y maraming against sa iyo, sa iyong pagpasok no sa Kongreso, sabi hindi raw dapat yan kasi bishop ka na, pastor ka na. Eh ngayon, sila pa ang makikinabang sa ginawang ito. Anong masasabi mo? Well, the thing is, I believe the Baptist name is a good name. The Baptist name ought to be known. Baka batukan tayo na dyan de Baptist pag sinabi natin. Ought to be known in the country. No? Yes. Na talagang very significant ang ginawa ng mga Baptist. Now, kahit na sino pang Baptist yan, basta't Baptist ka, ito na ang panahon para magkasundo-sundo tayo. I mean, ngayon, meron na tayong, hopefully, pag napirmahan ng Pangulo ito, meron na tayong National Baptist Day Law. Yes. Kasi ibig sabihin niya ni sana ang mga kapastor natin would appreciate that, no? At makikita nila na finally after 122 years, yes. The government by law recognizes the presence of the Baptist community in this country. Yes. Ay napakaganda. Mm-hmm. Alam mo mayroon pang
merong nagbi-build up ngayon ng mga ano eh, ng mga engagements. Ang bawat probinsya, bawat syudad, bawat rehiyon ay ngayon ay nagbabalak ng magkaroon ng kani-kaniyang selebrasyon ng baptism. Yeah. Yes. Diba? Right. Oh. And we would want that this be done all throughout the country. Oh. At gagamitin yung mga events na yan for the gospel's sake. Yeah. 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 Hindi naman lagi ko yan, maaari. At matapos silang makakilala sa Panginoon, maitataas ang antas ng kanilang ministries at ng mga buhay sa mga komunidad. The Regional Baptist Day ay ginanap doon sa Batangas City. Yes. Kamakailan lamang. And what happened? Mga 4,000 ang nagpunta dyan, no? Maraming mga bisita. More than 160 came forward to be to receive Christ. Yes. Including the governor, including the congressman, including the mayor and the councilor. See, I mean, you know, maaaring sabihin natin, oh, say ba talaga yan? Hindi na pinag-uusapan yun eh. The fact is this, they heard the gospel. Correct. Oh. Yung trabaho naman natin, Manong, eh, to show the way, point the way, gets out of the way. Tinataas natin, Panginoon. Eh. That's right. Oh, Reza, Gabi, naririyang kayo. Eh, meron tayong trabaho. Eh, pag yan eh, umabot sa mga rehiyon, i-cover natin yan sa GCTV. Hindi ba? Eh, kasama yun sa research natin. Oh, sige, magsalita kayong dalawa. And actually, maganda po yung napapakinggan namin ganyan. Pero isa po naisip ko na probably magandang significance po no, now that Baptists are recognized po no, sa ating bansa. Ibig sabihin po ba nito ay mas magkakaroon na rin po ba ng boses ang mga Baptists and Baptist churches when it comes to significant societal issues po sa ating bansa? Ano po ang inyong opinion dyan? Well, magkakaroon ng boses kung talagang gagawin nating mahalaga yung bagong batas na ito by uniting ourselves. Kinakailangan talaga magkaroon tayo ng unity. And if we are united, speaking only of one voice, the government will have to listen to us. They have to listen to us. Diba? I mean, you know, for example, like, panahon ni John the Baptist, nag-iisa lang siya, pero pinakinggan siya. Correct. Pinakinggan siya. You know, and that caused him his head. Yeah, but he was listened to. Diba? He was listened to. Ngayon, ang pagkakataong ito, no, hindi tulad ng punong John the Baptist na empire to, dictatorship. Ngayon ay democratic. Democratic. Let us therefore employ our democratic principles to be what? To be able to let the people in this country recognize the Baptist contribution in society. Eh, naalala ko nga, kaninang umaga ako ini-interview doon sa Oras na Bicolandia sa Legazpi via Zoom. Nabanggit ko, nasabi ko, alam nyo ba na ang ating preamble, yung pagkakasulat ay napakaganda. Towards the end, ay naroon na we aspire no to have a society ng regime ng truth, justice, kasama ang love, ang peace and everything. Eh, ito yung mga katangian to ng mga mananampalataya eh. Eh, pagkatapos wala tayong contribution, saan makakita ng gano'n? Eh, kinakailangan. Sabi ko nga sa mga ibang mga evangelical na mga leaders, you need to review your position on the separation of church and state. Kasi nawawala yung dapat nating katangian na kay Kristo na magkaroon ng influence. Well, but if this will take, no, na kinakailangan ng National Baptist Day for this to happen, abay, maganda. Napakaganda pagkakataon sa atin. Well, okay. So, alam niyo po, nung nakarang election, halos iisa sinisigaw lahat eh, pagbabago. Pero makapagdala lang talaga ng pagbabago sa bansa, salita ng Diyos eh. That's right. Yeah. That's true. Kaya itong Baptist Day na to, matindi to eh. Ito ang sagot sa pagbabago. Hindi politika, kundi salita ng Diyos. Ang Panginoon ang magbabago ng tao. Amen. Oh, huling pananalita, Congressman, at para sa kapakanan ng lahat ng ating mga nanonood. Well, unang-una, ako'y nagpapasalamat sa Committee on Revision of Law na siyang nag-sponsor ng bill nito sa House, no? Kay Congresswoman Deloso Montalya. Papasalamat ako sapagkat talaga namang she gave us her full support. Talagang full support siya rito. No? And then, of course, sa mga congressman natin, na wala man lang
nag-object, wala man lang nag-tawag natin na naging against. Kahit na yung ating mga kaibigan sa Makabayan Block, agreed. Agreed with us, no? And then, napunta ng Senado yan, no? And I would just like to thank our senators, Senator Win Cachalian, who sponsored the bill, and Senator Joel Villanueva, who also sponsored the bill. Of course, the principal author of the bill were Senator Cynthia Villar and Senator Bongo. Yeah. Pero nakikita nyo, ha? Kanina, all right, lahat sila gustong maging co-author ng bill. Yes. Yun nga ang naging, yun nga ang naging ginawa nung huli. Oo, wala man lang naging against. Ibig sabihin yan, this is not only recognition, but this is saying, well, you know, this is the time that the Baptists should now do their part. Yes. In the community. The Lord has given us a good platform already. Ito lang pagkakataon na ng mga Baptist natin, hindi lang magkasundo. Magtayo na tayo ng ating mga churches sa bawat district, sa bawat provincia, sa bawat barangay, kung possible. Nakikita mo yung nakalagay sa Proverbs 16:7. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. That's right. That's right. Okay, maraming salamat po at maraming salamat sa inyo. Busy kayo, mayroon pa kayong susunod na programa. Wag po kayong aalis. Magkaroon muna tayo ng isang break. Kindness at kabaitan, yan ang topic natin ngayon. Pero kids, paano kung hindi naging mabait sa'yo ang pakikitungo ng isang tao? Dapat ba mabait pa rin tayo sa kanila? Ano sa tingin mo, Sebi? Opo, kasi dapat suklian natin ng kabutihan ang kahit na anong ginawa sa atin ng ating kapwa para ganun din ang gawin nila sa atin. Tama ka dun, Sebi. Ang kabaitan ay laging nasusuklian ng kabaitan din. So remember kids, always read your Bible and pray every day dahil dito natin nalalaman ang tunay na pagmamahal ni Jesus sa atin. Kindness pleases God! Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng Lighthouse Cafe TV na magbibigay daan po sa atin ang ilang mga katotohanan, katuruan, mga prinsipyo na magagamit po natin sa ating buhay. Napag-usapan po natin yung tungkol sa National Baptist Day. Now, let's look at some passages from the Word of God na kung ano po ang maaaring tumukoy sa pagkakaroon ng ganitong klaseng batas. Ano po? Well, naalala ko yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 13. But, teka mo po na, ang ibig sabihin, pag tinutukoy po natin yung Romans chapter 13, ay hindi lang po yung topic ng submission to government or to authority. Meron pong isang talata po dito, lalo sa verses 3 and 4. Ito ang sinasabi ni Paul. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Wilt thou then not be afraid of the power or the authority? Ang sabi niya ay, do that which is good. Gawin mo ang gawa na kapaki-pakinabang, mabuti at kapaki-pakinabang. At ang sabi niya, and thou shalt have the praise of the same. Alam niyo po, nung sinulat ito ni Apostle Paul, ang government po na naroon na nag-exist nung araw ay hindi gayon ka-democratic. Ano po? Hindi gayon ka-friendly sa mga mananampalataya. Pero ito ang sinabi ni Paul, do that which is good. Ano man ang tingin po natin sa mga nasa otoridad. Sila man ay iniisip natin kontra sa ating pananampalataya. Ang sabi ni Paul, simple lang. Do that which is good. Ano po?
and thou shalt have the praise of the same. Sapagkat kahit anong gawin po natin, merong conscience ang mga nasa pamunuan, sa mga pamahalaan, na sila ay maging ministro for good. Ang sabi ni Paul, for he, or the authority in government, is the minister of God to us for good. At sinasabi niya, but if thou do that which is evil, then you need to be afraid, for he beareth not the sword in vain. He is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Now, this is the point here. Tayo po mga mananampalataya, and of course, Baptists. Hindi lang po yung Baptist name, sapagkat pag ikay naging Baptist, ibig sabihin po eh, ikay nabautismohan na sapagkat ikaw ay nagkaroon na ng eksperyensya ng pagtanggap kay Kristo. So you will know how to do good because of the goodness of the person of Christ who we have received. Kaya po hindi maaari na meron tayong challenge to do good or to do what is beneficial, not just for ourselves, not just for our families, not just for our members, co-members ng church po natin, but do good even for people outside, yung mga nasa community. And let me also cite yung sinasabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17. Ang sabi po niya, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Kung wala man po tayong parang willingness, no, na mag-submit, bakit gawin po natin for the Lord's sake? Eh kasi po naman eh, ang ating Panginoon, kapag may dinadalangin tayo, pag sinabi ng Panginoon, hindi, aangal ba po ba tayo? Hindi. Okay? Whether it be to the authority, the king, or as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers. At hindi lang po yan. They were also sent for the praise of them that do well. O ito naman, kanina ang sinasabi ni Apostle Paul, do good. Gumawa ka ng isang bagay o mga bagay na kapaki-pakinabang. Abay, dito naman ang sinasabi ni Peter, do well. Gumawa ka. Naobserbahan niyo po ba na sa in those two points, ang pinaka-common ay do. Okay? Gumawa. Gumawa ng mabuti, gumawa ng kapaki-pakinabang. Do well. Gumawa ng may kahusayan. Okay? Ang sabi, for so is the will of God. Sapagkat ang paggawa po, abay, ito'y kalooban ng Diyos. That with well-doing, sa bagay na tayo gumagawa, kumikilos ng bagay na kapaki-pakinabang, mahusay, ito'y kalooban ng Panginoon. That with such doing, ye may put to silence the ignorance of foolish men. Alam niyo po bilang mga believers, mga mananampalataya, Bible-believing Christians, hindi po lahat ng tao nakauunawa sa atin. Subalit, kung madarama nila, malalasap nila, malalasahan nila, maririnig nila, makikita nila, ano po, nagising-nagising tayo ng mga mananampalataya sa bagay na gumagawa tayo ng kapaki-pakinabang, ng ikabubuti, ng may kahusayan, sa iba't ibang ministries. Eh kaya nga po ang sinasabi natin eh, abay kinakailangan eh, maging influence po tayo sa lahat ng lugar. Ang sabi, as free. Eh pa hindi po yan freedom to do wrong, but that is freedom from sin. Not using your liberty for a cloak of maliciousness, but bilang mga lingkod ng Panginoon. At sa bagay na yan, we can honor all men. We can love our brothers and sisters. Magpakita tayo ng takot sa Diyos. And we can honor those who are in authority. Yan po ay katuruan mula sa salita ng Diyos. At palagay ko, ano po, hindi lang dahil may National Baptist Day, subalit mayroon tayong foundation, mayroon tayong platform of doing good, doing well, at pagpapalain tayo ng ating Panginoon.
Okay, alam mo, Gabby at Reza, lubhang napakaganda ng ating usapin ano, ngayong gabing ito. At napaka mapayapang usapan. No? Napakasaya. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Paul sa Philippians 4:8. No? Ang sinasabi ni Paul doon, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, yun, good report. If there be any virtue or virtuous thing, if there be any praiseworthy na bagay, think on these things. And those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. Kaya itong National Baptist Day, itong mga panahon ito, Gabby at Reza, mayroon pang mga kababayan tayo, mga ibang mamamayan, na medyo hanggang ngayon may kabigatan pa. Diba? Subalit, binigyan tayo ng Panginoon ngayon, gabing ito, araw na ito, ng isang maaari nating tanganan ng may kagalakan, may kasiyahan. Di ba? Para meron tayong bagong simulain na. When Bishop took us over 120 years to get to this point, and as we, this today is a day of celebration nga po, Thanksgiving. It's also a day of encouragement for us to continue to do, yung nga po yung sinasabi, to do that of all this good report, the good things that we see from the Bible. Ano po, Bishop, siguro yung panawagan niyo sa lahat sa atin, no? Of the same faith sa ating mga Baptist now that we have this National Baptist Day na ating we're looking forward to. Of course, PPM map pa po yan. Mm-hmm. Kaya nga, tamang-tama din, Reza, na ang ating Lighthouse Cafe TV ay napaka-live. Kaya itong balitang ito, fresh na fresh. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Nung pagpunta rito ni Congressman Benny kanina, galing pa siya ng lower house. Kaya very fresh ang balitang-balitang ito. Pinagpala tayo ng Panginoon na meron tayo na live show mismo sa oras na ito. Di ba, Reza? Maganda rin po yung sinabi ni Kong Benny kanina, no, Bishop, na sana po maging mas magandang venue po ito and platform for the Baptists. No? Kasi doon din po sa National Baptist Day celebration natin sa SMX, doon ko lang po actually na-realize na ang dami po pala talaga nating mga Baptists. No? So we may be different probably in the groups, in the churches, pero isa po ang ating hangarin to spread the gospel of the Lord and in different areas, in different communities where we are. At yan po sana maging reason po yan all the more for us to be united dito po sa ating mandate. Kaya ang gagawin ko, I will be encouraging those who may be joining us, no, siguro sa social media platform o nanonood sa atin dito sa GCTV, ano po, sa Signal, o kaya nasa YouTube, for example, i-share ninyo yung episode na ito sa inyong mga kilalang mga kapastoran, mga Baptist churches, mga kaanak, no? At ikalat po natin, kung hindi nyo pa alam ang nangyari sa araw na ito, at 30 ng Mayo, 2022, ano po, ayun na, ang sabi ni Congressman Benny kanina, ang natitira na lang ay gagawin yung panukalang batas in its final form, ready for the signage, no, signature ng ating presidente, no, na maging batas. And I say amen to that. Amen. Naisip ko rin, Bishop, magandang challenge po ito, no, kasi ako rin po ay nakaikot din po sa mga provinces po, no, dito sa Pilipinas. At marami po akong nakita mga Baptist churches din po na hindi ganun kalakihan or yung areas po nila ay probably nasa mga field, kanya. So magandang challenge po ito na now that the Baptists are recognized po, ano, na magkaroon talaga ng significance po sa mga communities kung nasaan po sila. In fact, ito ay magiging isang way upang marami pa mga Baptist churches ang magtulungan sa bawat isa. Magpahalaga sa kanilang pagiging Baptist, magtaas ng kanilang antas ng kanilang ministry, mag-abot sa marami pang mga tao, and especially for the gospel's sake. Pero alam mo, kinakailangan yata, magtapos na yata tayo, no? Okay. Lubang napakabilis po ng ating usapin, pero alam niyo, para sa akin personally, naging napaka-kapaki-pakinabang ng ating usapin. Okay?
So, ikaw Gabby, kayo? Opo, tama po yan, Bishop. No? Kung pwede nga lang po, we also celebrate, recognize the National Baptist Day every day. Pero ito po ay isang great victory para po sa ating lahat. And magpatuloy po tayo. Naway naging pagpapala po ito sa lahat ng ating mga viewers. Ayan, tama po. At kung na-miss niyo po itong episode na to and our previous episode, episodes, maaari pa rin po kayo makapanood ng ating mga Lighthouse Cafe TV show sa aming Facebook page at sa YouTube. Hanapin nyo lamang po ang Lighthouse PBC and of course yung Great Commission TV. At pwede rin po kayo mag-download ng Lighthouse Spectrum. Yan po ang ating mobile app that you can download for free sa Google Play Store and the App Store. Okay, so join us again on Monday night and the po next week, same time, 8:30 p.m. for another live broadcast ng Lighthouse Cafe. Where good talks happen.